yung Benguet, extended ang ECQ. Ibang lugar sa Northern Luzon, nasa GCQ na. Atake laban sa mga aktivista at mamamahayag, tumitindi. Mga aktivista at progresibong grupo, tuloy ang paghatid ng tulong sa Northern Luzon. CPP, bumelta sa paninisi ni Duterte. Ilocos Sur Governor Ryan Singson, nagbitiw bilang local IATF chair. Extended ang enhanced community quarantine sa Baguio at Benguet hanggang sa 15 ng Mayo, samantalang ibinaba na sa general community quarantine ang iba pang lugar sa Northern Luzon. Sa La Union, hiniling ni San Fernando City Mayor Alfredo Pablo Ortega ang ECQ extension dahil sa kakulangan pa ng testing facilities sa probinsya kung saan mayroon lamang 3 quarantine facilities na kayang mag-accommodate ng 42 PUIs kumpara sa halos 100,000 populasyon ng syudad. Hinihintay pa rin ang pag-aproba sa aplikasyon ng Ilocos Training and Regional Medical Center para maging testing center sa rehiyon. Sa Baguio, ipinunto naman ni Mayor Benjamin Magalo ang halaga ng mass testing habang naka-ECQ. Inaasahan ng mas maraming tests sa pagdating ng dagdag na reverse transcription polymerase chain reaction machines. Nauna na nagpahayag ng suporta ang DOH CAR at Baguio City Health Services Office sa ECQ extension para masigurong bababa ang local transmission ng virus. Samantala, ipinanawagan naman ng tongtongan tiumili ang agaran at sapat na ayuda mula sa gobyerno sa panahon ng ECQ. Liban dito, ipinanawagan din nila ang mass testing para sa PUIs, health workers, frontline responders at pinakabulnerabling mga sektor. Tumitindi ang atake laban sa mga aktivista at mamamahayag sa buong Northern Luzon sa gitna ng pandemya. Inakusahan ng PNP Cordillera ang Red Ribbon Campaign ng Department of Health at local medical community na pakanadi umano ng mga terorista. Mariing kinundan na ito ng Cordillera Women's Education Action Research Center Incorporated at Philippine Nurses Association Cordillera. Ayon sa dalawang institusyon, ang kampanya ay pagpapakita ng suporta sa frontliners at hindi sa mga terorista. Sa pahayag ni PNA Cordillera Governor Erlinda Palaganas, sinabi nitong huwag dapat bigyan ng kulay ang panawagang suporta sa kapwa nila frontliners. Humantong naman sa personal na atake laban kay Wendell Bolingit, tagapangulo ng Cordillera People's Alliance, ang ipinakalat ng mga trolls at fake accounts sa social media. Pinakamalalang atake ang pag-post ng isang fake account sa social media ng litrato ni Bolingit kasama ang kanyang mga anak para paratangang NPA recruiter ang CPA leader. Umani ng matinding batikos mula sa mga organisasyon, taga-suporta at sa mismong pamilya ni Bolingit ang nasabing personal na atake. To the person who made this black propaganda, maid-inayan mo ibagbagak kinsik ah. This will hunt you down, babala ni Bolingit. Nagsimula ang personal na atake kay Bolingit matapos niyang batikusin ang pamumudmod ng flyers ng militar gamit ang helicopter sa Mountain Province. Anya, mas mainam na ilaan sa relief operations ang nagastos kaysa masayang lang sa kontra-insurhensyang kampanya na hindi tugma sa hinaharap na krisis ng mamamayan. Ilang araw namang hindi gumana ang website ng Nothern Dispatch dahil sa Distributed Denial of Service o DDoS Attack. Ang DDoS ay isang klase ng cyber attack kung saan binabaha ng request ang online site upang lumikha ng traffic higit sa kakayanan ng website provider hanggang sa tuluyang bumagsak ang system. Ayon sa Curio Media Foundation, nagsimula ang cyber attack noong April 12 samantalang pinakamatitindi sa pagitan ng April 20 hanggang 28. Nakaranas din ng parehong atake ang philrights.org, ang website ng Philippine Human Rights, na ayon sa Curium ay tulad ng Nordis na naguulat ng pagsalungat ng national governments sa mga mauhusay na lokal na inisyatiba kung kaya't lalong naantala ang pagtugon sa krisis dulot ng COVID-19. Sa kabila ng tumitinding atake laban sa mga aktivista at progresibong grupo, patuloy ang paghahatid nila ng tulong sa iba't ibang dako ng Northern Luzon. Sa Cordillera, nagpamahagi ng food packs, personal protective equipment, alcohol, multivitamins at face masks ang Serve the People Brigade. Sa ilalim naman ng Amoyo Disaster Response ng Ilocos Region, nakapagpamigay ng food packs ang Solidarity of Peasants Against Exploitation, katuwang ang Kaduami Regional Development Center sa mga kabahayan ng Patongkalaw, Quirino, Ilocos Sur. Sa La Union, nakapag-uwi ng tigkalahating kaba ng bigas ang 82 household beneficiaries pangunahin ang mga mangiisda at magsasaka. Katulungan naman ng Alyansa Dagiti Manalon Ti Ilocos Norte ang Redemptorists Lawag,
sa pamimigay ng food packs sa mga tricycle drivers. Nasa 2,515 medical frontliners at checkpoint personnel naman ang nahatira ng pagkain ng simbahan ti Ilocos Norte nga agkay-kay sa Agimong o Silnag Ecumenical Group kasama ang Redemptorists Lawag. Naghatid din ang Silnag kasama ang UCCP Northwest Luzon ng food packs sa mga maninindan ng ice crumble sa Lawag City. Sa Cagayan Valley, nakapagpamahagi ang Tulong Kabataan CV at ang Amihan Isabela sa mga kabahayan at apat na komunidad ng mga magsasaka. Bumelta ang Communist Party of the Philippines sa bantang martial law ni Presidente Rodrigo Duterte dahil di umano sa pag-atake ng New People's Army sa mga pwersa ng gobyerno habang nagsasagawa ng non-combat activities. Ayon sa pahayag ng CPP, taktika umano ni Duterte ang paninisi sa NPA para mailihis ang pansin ng mamamayan sa kapabayaan, kakulangan at hindi makataong pagtugon ng administrasyon nito sa COVID-19. Iginiit ng CPP na ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang hanay sa pananalakay di umano ng AFP. Patuloy din umano ang pagsasagawa ng AFP ng operasyong militar sa kabila ng pagdedeklara nito ng unilateral ceasefire mula March 19 hanggang April 15. Babala ng CPP na hindi sagot ang martial law sa krisis pangkalusugan kundi dagdag pahirap lamang sa mamamayan. Sa tala ng grupo, umabot na sa 24 na atake at 6 na aerial strikes ang nailunsad ng AFP mula nang nagpataw ng ECQ sa buong bansa. Nagbitiw bilang chair ng Provincial Interagency Task Force o IATF si Ilocos Sur Governor Ryan Singson noong 15 ng Abril. Ito ay matapos hindi sundin ng PNP ang desisyon ng lokal na IATF kaugnay sa pagpasok ng mga stranded na estudyante at mga manggagawang nawala ng trabaho mula sa ibang lugar. Noong 14 ng Abril, hindi pinapasok ng PNP tagudin ang ilang residente ng probinsya mula sa ibang lugar dahil taliwas ito sa direktiba ng National IATF. Ito ay sa kabila ng paglalabas ng local IATF ng guidelines nito para sa pagpapauwi ng mga residente. Nilinaw ni Singson na tumatalima siya sa direktiba ng nasyonal, pero inamin niyang may problema ito sa burokrasya. Aniya, bagamat may national representative sa local IATF na dumadalo sa kanilang pulong, ay hindi naman ito makapagdesisyon sa mga usapin at makapagbigay ng payo kung ano ang kailangang gawin. Patuloy naman ang pagharap ng lokal na pamahalaan sa pandemya sa pamamagitan ng pagtatayo ng Ilocos Sur COVID-19 Action Center. Ayon kay Singson, mas maigi ang action center dahil lahat ng direktiba mula sa lokal na pamahalaan ang siyang masusunod.